Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon naman ay ating i-analyze itong naging bakbakan. Mainit ito no sa laban nila Super Grandmaster Rauf Mamedov ng Azerbaijan. Ka-teammate nila Radjabov ito eh at nila Mamedyarov eh. At syempre ang kalaban niya ay ang isa sa mga second world champion, si Super Grandmaster Russian Daniil Dubov. Panggit-git ang laban nila sa best of 12 games, 1 point lang ang diferensya. Ang i-analyze natin ngayon, nagkaroon ng matikambing mga kamatsas. Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Mamedov, nag e4 at sinabayan naman ng Sicilian. Magandang laban ito. Knight f3, knight c6. Yun nga lang, nag knight c3 si Mamedov. Hindi siya normally nakikita natin, 'di ba? Yung open Sicilian eh. Yan ang madalas nating makita. Pero dito, dinelay ang d4, nag knight c3. Bagay naman na kinontrol dito ni Dubov yung d4 para wala nang chance maka d4. Pero may drawback din naman kasi pag bishop c4, good move. Bukang-bukan na yung light square, oh, yung d5, pressure sa f7, nag bishop e7, develop lang. At nag d3, d6, castle, knight f6, at nag knight g5. Atake kagad sa f7, pero on time, may castling na eh. F4. Yan ang purpose ng knight g5 dito mga kamatsas. O, makakapag-castling nga pero yung F4 malaking bagay sa puti. Eh, tulong yan eh. Capture, capture. O, diba? Mapanganib din yan kasi yung tore kahit papaano wala nang pawn na nakatakip sa F-file. Nag h6 paalis at umatras knight f3, bishop e6. Yan para mahinto na ang malakas na binibigay na pressure ng bishop. Nag knight d5, binarhan sa gitna. Kinapture lang ng bishop, capture, at knight b4. Yun nga lang ang malaking tanong dito mga kamatsas, papaano yan, mawa 1 pawn daw ng puti. Diba? Bishop d2, knight b takes d5. Oh, di simpleng nakuha lang yung pawn. 1 pawn up na si Dubov. Yun nga lang, ang nakikita kong pinangahawakan dito ni Mamedov ay meron siyang bishop pair. Nag a4 dito, maaring gusto mag a5, kakain ng space sa queen side. Pero knight h4 daw ang mas logical dito na pupunta na kagad sa F5, oo. Mas malakas ang pressure, mas ano ito, tumbok na tira. Kumpara sa A4, Knight C7, ayun mga kamatsas, dito po pagtira ng A4 novelty. Ito pala ang old line dyan, okay, sa usapang new move, binalikan ko lang. A4, balik na tayo, Knight C7, Knight H4, ayun, para pupunta na sa F5, malakas ang pressure. At nag d5 si Dubo, bishop e2, knight e6, c3, control lang sa d4, at nag queen d7, angat, knight f5, ayan na. Itong knight f5 ang nakakailang dyan, tipong laging parang may sacrifice sa h6, sa g7, nag bishop d8, queen f3, ayan na oh. Nakakatakot ito sa black. Knight g5, inistorbo muna ni Dubov, at nag queen g3, Knight H5, todo-todo pang iistorbo talaga. Queen G4, Knight F6, Queen G3, Knight H5. O, nangulit, iniba ni Mamedov. Nag-Queen F2 at nag-King H7. Rook AE1, ang ganda ng mga pwesto ah. Ito lang ang bad sa pyesa ng puti eh, yung sa A2 eh. Knight E6, naku po, bad move ang ginawa dito ni Dubobing. Dapat daw ang tira G6. Ah, patalsikin na yung knight na dito ang binigay na continuation, knight takes h6, king takes, tapos h4 at magki-king g7. Ayun, pasukin na lang yung ganitong simpleng kalalabasan na ganito. Oh, slightly better lang for white. 'Di ba? Pero dito mga kamatsas, balik tayo. Ang ginawa kasi nag knight e6. Ayun oh, todo-todo kagad ang tangkad ng evaluation bar. Nag queen f3 naman si Mamedov. Hindi niya napansin ang balak niya dito, capture sa D5 o kaya sa H5. Double attack eh. Pero hindi niya napansin, meron na palang matinding hataw na knight takes H6. May ganyan na pala. Na dito, halimbawa, kung capture rin ng pawn, may queen F5 check o fork double. Mababawi. Pag kinapture, capture plus. Wala. Expose ang king sa G7. Nakakatakot na yan. Talas pa ng espada ng bishop. Oh. Yun. Pero dito nag queen f3 na miss ni Mamedov. Nag g6 dito at nag bishop takes h6. Naka-threat ang tore. Ayan, ah, nag rook e8 kasi hindi pwedeng sumabay dyan. Bitin din ang knight sa h5. Rook e8 ilag at dito nag knight d6. Yun lang. Maraming pagkakataon pala si Mamedov. No? Bishop takes d5 lang ang best.
Oo, yan lang. Pag kinapture, may queen takes kasi. So, hindi magagalaw yung knight sa f5 eh. Pero nag-react kaagad si Mamedov. Ang ginawa niya, nag-knight d6, kinapture lang, capture, at nag-king takes h6, capture sa tore, knight eg7. Yun lang. Another, ito, blunderous move naman ni Dubov. Kitang-kita, oh. So, dapat ang tira daw dito ay bishop c7. Ah, okay. Tapata na sa reyna. Ayun, oh. May sundot na sa h2. Pag kinapture ang tore, queen takes h2 check, king f2, queen f4 check, na king g1. Ah, magpapabalik-balik na lang. Perpetual check. Kasi kung magki-king e2 dito, talo pa. Knight g3 check, king d1, knight takes f1. Talo pa bigla. Kung che-check dito, angat lang. So, wala nang kasunod na check. Tapos, may queen ditong paparating na matyas. Ah, oo nga, no? Nakakatakot din pala. May mga ganyan, no? King e1, queen f1 check, king d2, queen d1 check. Papa-capture na lang yan, knight f4. Another excellent move dito na kapag nag-rook f2, queen takes d3. Matyakaw. Matyas, mga kamatyas. Malalim, ano? Grabesyos ang chess. May mga ganyang kalalalim, ano? Bishop c7 lang pala, pero ang ginawa dito ni Dubov, nag-knight eg7, blunderous, check, king g5, nag-queen g8, blunderous din ang itinirada dito ni Mamedov. Ang gusto niya kasi capturing yung pawn sa d5, eh. Pero meron siyang hindi nakita, no? Kung nakita niya ang g3, tapos na ang laban, mga kamatyas. Okay, G3, ano ang idea nito? Halimbawa, kung ang gawin dito eh mag-knight F5, may rook F2. Yun lang, may kunat din pala, no? Mahirap din pala ito, may kunat eh. Basta ang purpose ng G3, eh, kahit papaano, maputol yung pressure sa H2. Ayun, no? Marami kasing napigilan yung G3 eh. Pag kinapture ba yan, may queen takes eh, hindi papansinin. Oo nga, may pingas dito. Sabay check na sa E5. Ayun. May ganun pala, no? G3 ang best move, pero ang ginawa ni Mamedov, nag-queen G8, at dito, mga kamatyas, ibigay ko po sa inyo ang excellent move na inihataw ni Dubov. Sa ilang sandali lang, itutuloy ka agad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga naka-spot queen takes H2 sacrifice, excellent move. King takes, may bishop c7, check ko. Baba, capture ang queen. Pabor na pabor ito sa black kasi nawala na yung queen na panggulo. Nag-bishop takes d5, rook d8, kinapture ang b7, pero sa b8 pumunta. Good move para sa b2 ang kain. Bishop c6, capture, rook e7, bishop f4, nag-rook takes a7, knight f5. Yun nga lang dito, bishop sa bishop, tore sa tore, tore sa dalawang yokababs, 2 minor pieces eh. Mabigat ito, lamang ang black talaga dito. Rook e1, nag-bishop g3 atake, bumalik, knight e3 atake ulit, nag-rook a1, at dito mga kamatsas, idiniklara na forcing mate in 4 moves. Sige po, pakigess nyo, sa ilang sandali lang, itutuloy ka agad natin. Start! Maraming salamat sa mga nakakita ang lupites ninyo. Ito po, bishop f2 check. Nag-king h2 nga lang si Mamedov. Napabilis. Knight g4 check. O, 3 moves lang na mati kambing ang king ng white. So, dito mga kamatsas, para tumagal sana ng 4 moves ang tira king h1. Ayan na, ang gagawin dito, knight g4. Para ang threat, knight g3, di ba? Mati kambing. O di obligado mag g3 para may space pa sa g2. Tapos ang gagawin, bishop e3. Ayan, para may matchas sa h2. So wala na. Ito na kasi paparating, knight takes g3 o kaya rook h2 matchas. Walang solusyon. Kaya, mate in 4 moves na kahit anong gawin dito ng puti, matchas na. Knight g3 check o kaya rook h2 ang paparating. O yun nga lang, nagpa-mate in 3, napabilis eh sa aktual. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. At ito ang kanilang naging bakbakan. Gabuhok lang mga kamatsas, oh. Isa lang ang lamang, 7-6. Sumagot din si Mamedov. Kamuntik pang talunin si Dubov. O ang score nila, ayan, 7-6. At ito ang mga magbabakbakan dito sa kanilang semifinals.
Ayan, semifinals na, tapos na quarterfinals. Eto po, Sevian versus Carlsen, Grishuk versus Dubov. Aba, parehong Ruso ang naglaban. O, sino kayo dyan mga kamatsas? Sino kaya mananalo, Grishuk o Dubov? Comment nyo na lang po sa section below. Sevian o kaya Carlsen? Siyempre, ang nasa isip natin si Carlsen. Pero si Sevian, ha, may puwing yan. Hindi dapat i-underestimate ni Magnus yan. Okay, update pa rin tayo dito sa Mr. Dadji Invitational. Kaya wala po si Magnus sa Tata Steel India kasi siguro unang nakaimbita sa kanya si Mr. Dadji. O kaya nandito siya. Alanganin ang schedule siguro eh, kaya conflict. Ito lang ang tournament na pinili niya kumpara sa Tata Steel India. Maraming salamat at magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang videos.